At mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig na dinig sa iba't pang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalo-lalo po sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Yun na rin po sa Gitang Silangan. Sa Saudi Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Riyadh, Qatar. Laks-laks po natin dyan. Hello, Agatha Delirian. Ako, I have good news for you. Ito, nandito kami sa kanyang clinic. But we will give you the details later on, Agatha. At syempre sa ating mga neighboring countries, saan po yan? Sa Down Under, sa Australia, sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Myanmar, at ganoon rin po sa Macau. Malakas na daw po tayo dyan. Hello, hello po, lalo ng ating butihing asawa at may bahay ng ating engineer Fred Balamala nandyan sa Macau. Syempre Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating kapatidang Muslim. Nako, papunta na po kami dyan ni Awi sa bandang Palimbang at yan rin sa Sultan Kudarat to introduce to you the good news para magkaroon kayo ng magandang revenue na panibago. Hindi lang basta kikita kayo, lalakas pa po kayo dahil ang ina-address po nito ang ating pangkalusugan. And syempre, alam natin, health is wealth. Maya-maya, yan po ang ating tatalakayin. But for now, we're again blessed at napagpala at nasa aking harapan at katabi dito sa clinic ng Skin Talk. No less than ang syempre spokesperson ng Eastern Police District, Lieutenant Colonel Roberto Santos. Hello. Yes, ma'am. Good afternoon po sa kay Ma'am Loli at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon dito po sa ating programa Sulong na Bayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na na-invite po ako dito sa malapit po kayo ng sa Skin Talk. Ayan, hindi kami magkasya sa screen. Pakiayos lang, ano? Sokmed, syempre. Ayan, ang kagandahan ng high technology, no? Anywhere we are, we can like air and sabihin na natin maituloy ang ating pagbo-broadcast. Even nandito tayo sa Manila o sa iba't panig-panig ng mundo kasi si Colonel Robert malikot ito eh. Maya-maya nasa iba't ibang lugar. At ito talaga yung kanyang mithiin, ma-reach out at magkaroon ng mga outreach actually. Ano? So ngayon gusto natin maintindihan dahil kanina po I heard na kayo ay nagkaroon ng matatawag nating seminar o training. Financial literacy seminar. Ano po ibig sabihin? Ano po to? Scheduled activity po sa San Juan City Police Station. Alright. Papasalamat po tayo sa Chief of Police kay Colonel Ramirez, sir. Ito po inisiyatiba po ng aming district director. Mm-hmm. Na si Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. with coordination with our Community and Personal Development Chief, mm-hmm. Police Lieutenant Colonel Reynan B. Pata. With active participation po ng International Marketing Group na kung saan dalawa po ang guest lecturer, my wife and my our friends, Ma'am Ceci, who is also the CEO Marketing Group. At yung ang aking pong wife ay senior marketing director. Ang maganda po diyan. Ano ulit ni wifey? Joyce Jago Santos po, senior marketing director. Kita niyo pangalan pa lang talagang si Colonel eh joy na joyful na kasi Joyce ang pangalan. So go ahead. At hindi lang po yun at ngayon din po ay sunod-sunod po ang coordination for the incoming election po ng national and local election. That's right. May mga programa rin po na mga binababa ang aming district director especially on the no-tech policy on all illegal activities at yung ating pong mga incoming activities po by May 6 before the election nagkaroon po kami ng goal per a cost initiated by the SONAR yung beneficyo po nito ay proceeds po yung proceeds mapupunta po sa ating mga mamamayan sa komunidad at sa ating kapulisan. Mm-hmm. Malaking bagay po na naging bahagi po kami ng problemang sulong na bayan ni Ma'am Loli ako sa dito sa DWIC 88. Segment mo to kasi kailangan malaman naman ang hanay ng ating kapulisan. Alam niyo po ang tinatawag nating bayani kung meron man ay ang una-una ang kapulisan. Bakit po? Eh sila po ang taga-protekta ng citizenry. Sila po ang nag-aayos ng kapayapaan, the peace and order. Siyempre, ang ating mga investors, pagka wala kang peace and order sa lugar mo, aba, paano ka papasukin ng mga investors? So, napakahalaga
talaga ng role ng ating kapulisan. Ano? But again, let's zero in. Ano po yung inyong naging seminar kanina tungkol sa financial literacy? In relation po yun sa financial literacy. Opo, ano po? Na kung saan na tinuturuan natin with the active participation po ng Taga International Marketing Group. Yung isang natatandaan ko po, yung prosperity formula or abundance formula. Okay. Na 10%, 20%, and 70% of your salary. Mm-hmm. Ang natandaan ko po, you pay God, then yourself, mm-hmm. then matitira doon pagkakasyahin po natin para sa ating, kasi nga po, ang pagbayad sa ilaw, sa tubig, ay habang buhay po yan. Right. So dapat we need an additional, what we call a passive income, mm-hmm. na makakatulong po, like, investing. Ayan po ay in relation din po sa project po ng aming district director na Alagang EPD. Alagang EPD? Ba? Kakaiba yan, ha? That means talagang aalagaan ng inyong sektor o ng mismong director ang buong hanay ng kapulisan. Ayan. So, ano po ibig sabihin yan? O, bali po may mga programa po na para sa ating kapulisan, mm-hmm. na makapagbigay din po ng financial assistance. Ito, halimbawa po, hindi inaasahan pangyayari ang ating mga kapulisan na pangangailangan pinansyal, mm-hmm. ay makatugon po. No? Ito po yung programa na nagbibigay po ng high moral sa aming mga members ng Eastern Police District. Mm-hmm. Na kung lagi natin sinasabi na yung pakampi mo sa silangan, team pamamarisan. Na siyang nagbigay sa amin ng mas lalong magpatuloy, no? Maging masigasig, mm-hmm. sa aming gawain. Mm-hmm. Mapursigi talaga, no? Magkaroon ng siguro yung encouragement at talagang ipalaganap. Ano? Siguro maya-maya, ano, gusto natin malaman straight from the horse's mouth, so to speak, ano? Paano yung financial literacy? Tutal na, andito naman ang iyong butihing may bahay. Pwede po. Sana si Miss Joyce ang pwedeng makapag-expound o maka-explain ng itong inyong isinagawang financial education sa atin. Yung bang sinasabing 10% goes to the tithes, 20% goes to the person mismo, and then the rest, 70% yung gagastusin po. Are you ready to say it? Para ikaw naman muna. Pwede po. Okay, go ahead. Kasama po natin si Miss Joyce Santos, ang butihing wifey ni Colonel Robert Santos. Go ahead. Ayan. Yung basic po ng sa spending po. Go ahead. Paano po yun? So, magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig po ng ating programa. So, gaya po ng sinabi ni kanina mama, no, yung paano yung pag-spend. So, ito po sa ating income na 100%, ito po yung kasi tinatawag namin na prosperity formula. Ito sa na amin pong tinuturo dito sa IMG. Yung prosperity formula po na 10, 20, 70. 10 is sino po yung una nating babayaran. Okay? Una nating babayaran yung tithes po yan to the Lord. Kasi lahat naman po ng blessings natin na naririto ay galing po sa Panginoon. Might as well, we give back. No? So yan po yung unang-una talaga nating gagawin. And next 20%, 20 should be sino po yung susunod natin na babayaran. Sunod po nating bayaran yung ating pong mga sarili. No? Kasi tayo po nagpapakahirap magtrabaho. Papakahirap po tayo para, ngayon, we work hard for the money. Pero dapat, magbibigay po tayo ng ano natin, yung pag-iipunan po natin ang para sa sarili natin. Bayaran po natin na susunod ang ating sarili. Pagkatapos po, yung 70% na natira, yun na po yung ating gagastusin. Gastusin po natin, no? Let's live below our means. Hindi po live above our means. Bakit? Kasi kung tayo po, no, gumagastos ng mas higit pa sa kinikita natin, magre-resort po tayo sa pangungutang. Sa kaya po, ito tinuturo namin kasi alam niyo po, mahirap po na mas gagastos tayo ng sobra doon sa kinikita natin, no? Kung halimbawa kumikita ka ng 10,000, tapos ang gastos po naman 20,000, ano po mangyayari sa atin? Magre-resort po tayo sa pangutang. Kaya po, 'yan po yung talagang tinuturo namin, no? And
lahat po ng ating pagpapala, maging mabuting steward po tayo ng lahat ng pagpapala po sa atin ng Panginoon. Kaya po yan, di ba? Kaya po number one talaga ang tinuturo namin is give back to the Lord. Si blessings po yan na binibigay po sa atin ng Panginoon. And yung 20% nga naman na sinasabi ko, yun po yung sunod-sunod na gagawin natin kung para saan ba. Para sa health ba natin? Hatiin po natin. Para sa health, para sa ating insurance, no? O kaya para ano ba yung goal natin, no? Para sa children's education natin. So, ganun po yung tamang pagpaplano ng pera po natin pinaghirapan. Yan. Na po. Medyo marami-rami at hindi agad-agad dito ma-explain in one sitting, ano? Pero siguro susunod nating pagkakataon na siya ay makapanayam natin. Lalagyan na namin kayo siguro ng PowerPoint presentation, ano? Napaka-importante kasi talaga lahat ng iyong ipinahagi. Yes, maintindihan nila lalo. Imagine, meron palang ganong prosperity system na yung siguro 10% goes to the Lord, that's what you call tithes, yes. Na ikapo. Yes. And then yung 20 goes to the savings natin. Eh, karamihan po sa atin talaga, aminin na natin, ano, huwag na tayong maging plastic. Yung bang mga maliliit na bagay or actually mga barya-barya, imbis na yan eh, maitapon na sa kunsaan-saan pagkakagastusan na unnecessary na tinatawag, yes, aba, this time, ito po ay subi o isave nyo na mapunta yan dun sa sinasabi ni Miss Joyce na 20%. Yes. Ba? Oo, para lahat ng ating, dun nakikita ng Panginoon how we will really steward the resources that He has so generously granted each one of us, yes. Diba, Colonel Santos? Kaya napaka-blessed ni Colonel na merong the wind beneath his wings na nagsasabi sa kanya, huwag ka gagastos, ha, yung 10% unahin natin ng Panginoon, itong 20 sa ano natin. At so, ito subukan po nila. Subukan po nila yung formula na yun. Yan ba ay effective po siya. Effective in a manner of speaking dahil naging ano, maayos pati ang pagsasama. Mali transparent siya sa lahat. Lalo na kung ang asawa mo ay police, yeah. At ang asawa ay walang ibang other source of income. Mm-hmm. So, kailangan magkaroon ng passive income po. Mm-hmm. Para, sabi nga, yung gastusin mo kasi hindi ho yan matatapos. Like, walang katapusan eh. Kuryente, pagkain, utilities, tubig. Mm-hmm. Talaga necessity po, yan eh. Basic. Dapat man yan. Yan po yung kanina naging programa namin. Mm-hmm. Doon sa San Juan City Police Station. Ano po yung mga perennial na problema na naitanong nila? Saan sila na? Opo, ang ano nga nila po, di ba, wala. Sagad na sila sa utang. So, paano? Ibig sabihin sagad sa utang, yun na lang po ang natitira. Opo. Yun na lang yung natitira doon sa kanyang serbo. Paano pa nga doon sila magkaroon ng other source of income? Pag gusto, may paraan ho yan. Pag ayaw, may dahilan. So, meron nga ho na, bakit po yung isang construction worker na kapag ipon, kaya kami naman po ay merong monthly salary. So, kaya po yun. Eh, bawasan mo lang yung ano mo. Kung naninigarilyo ka ng dalawang pakete, gawin bawasan mo lang isa. Okay, tigil mo na kung kaya mo, biglaan. So, kung yung 100 per pack, salimbawa lang kung magkano yung halaga, ay di, tipili mo yung araw-araw. So, meron kang 3,000. Wow, ang laking bagay. Okay. Merong ina-explain before off the air tayo kanina, paki-expound on it, Miss Joyce, yung sinasabi mong unnecessary spending. Imbis na binibili kung saan-saan eh, paano ba yan? Yes. So, isa po doon sa tinuturo namin, pag meron kang unnecessary spendings, let's say, di ba, yung pa-20-20 mo, okay. No, let's say, lagi kang umaalis, bumibili ka pa lagi ng tubig. No, kami ginagawa po namin, nagbabain kami ng tubig. Babaon kami ng tubig kesa bumili pa kami. Kasi pag bumili ka, magkano po ang tubig sa labas? 10 pesos, 20 pesos. Eh kung mahilig kang uminom, 'di ba? O magkano po magagastos mo? Eh when 'yan po mga maliliit na gastos mo na 'yan. Let's say yun, 20 pesos. Pag inipon mo po yun sa isang buwan, 600 pesos po yan. Diba? So hindi mo na mamalayan, ganun pala kalaki, 600 pesos. Ngayon, kung yan po ay nai-invest mo sa tamang platform, alam niyo po ba, yun pong 600, in 20 years, pag yan po ay yung invest sa 12% per annum, alam niyo po ba na almost million po yan.
Ang laki. Yes po. Kaya nga po yung pong small leak can sink a great ship. Wow. Di ba po? So, yung mga maliliit po natin na pinagkakagastusan, hindi mo na namamalayan na yan po yung bumubutas ng bulsa mo. Di ba po? Masakit yan. Yes po, yung pagtaya ng loto. Di ba? Magkano po yan? 20 pesos. Yes. So, at saka mga sabong. Yung mga online sabong po. So, which is hindi na dapat ginagawa ng kunis. Yes, hindi po yan dapat ginagawa. At bawal na bawal po yung online sabong na yan. Okay. Bilang bawal ng talaga. Lalo po bawal sa mga pulis. Kaya yung app po, yung cellphone po namin ngayon, sinecheck na po yun para dun sa mga matitigas ang ulo na ayaw makinig. Sa polisiya na binibigay ng aming PNP chief. Eh may ako ko lang ano po yan, para sa kung mapatunayan po na sila po ay patuloy pa rin sa ganung gawain. Na hindi naman dapat nilang gawin. Dagdag ko nga lang po, no, sabi nga po, no, when was the best time to invest? Mm-hmm. The best time to invest was 5 to 10 years ago. Di ba po? Hindi na. But the next best time, kailan po? Okay na po yung na hindi tayo napag-invest na noon kasi the past is gone. Ang importante po yung present. Yung present natin. So, the next best time to invest is now. N-O-W. Yes po. And dapat po, when you invest, long-term and consistent. Kasi doon mo po talaga makikita yung pag-grow ng money mo. Ano yun? Biblical kasi siya, Ma'am Loli. Pag, ano po, meron po tayong mga investment platform na kung saan nag-grow ang pera mo. Kaya nga po tinuturo namin, ano ba yung mga tamang platform or in yung pera mo ay mag-grow. Di ba po? So, tinuturo po namin yung rule of 72. Ano ba yan? Rule of 72, meaning? Ano po? Pagka malalaman mo po kung ilang taon po bago dumoble ang pera mo. Yung rule of 72 divided by the interest rate ng perang pinasukan mo. That's the number of years to double your money. Paki in layman's term, paano? Halimbawa po, nag-invest ka sa 1%. No? 72 divided by 1, 72 rin po 'yon. So 72 years pa after do double ang pera mo. Tagal. Opo. Eh kung ilang taon ka ngayon, kung 30 years old ka ngayon, mag-i-invest ka ngayon sa 1% plus 72, 102 taon ka na. Eh, ang tanong po, nandun pa po ba tayo 72, 102 years old tayo? Hindi natin alam yan. So, yun po yung tinuturo talaga namin. Ina-educate po namin ang tao na mag-invest po tayo sa tamang platform. Para po hindi tayo mabuo sa po sila na-scam. Na Ponzi scheme. Ano po ibig parang ano ba, double your money, mag-invest ka ngayon, naniniwala sila na for the following month times two, double na. Which is too good to be true po yun. Mm-hmm. Hindi pwedeng mangyari yun eh. Yes. Ang bangko hindi kaya ibigay. Yes. Biblical po yan eh. Sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 11, dishonest money dwindles away, but whoever gather money little by little make it grow. Yes. O, kahit pa konti-konti lang naipon. Mm-hmm. Eh, ang problema, dahil nga gusto mabilisan. Mabilisan, so napapahamak po. So, yun po yung isa sa mga programa po ng aming district director doon sa alagang EPD na itong mga kapulisan na to ay matuto. Although alam naman nila, pero ituloy-tuloy lang po natin yung ganitong klase ng gawain upang makatulong po. Mm-hmm. Yun po yun. Sa ating kapulisan at sa mamamayan. Napaka, ano no, matatawag kong ma-admire ko yan si director nyo, yung pinaka-bossing natin kasi kakaiba ang kanyang concept. No, kung po siya. Marami tayong na-interview at nakapanayam ng ibang hanay at matataas na opisyal. Tuloy-tuloy wala po yan. Akong nakitang ganung klaseng concept. Ano? So I admire and hats off kami sa'yo. Hopefully one day soon siya naman ang ating makasama sa pwede po. Ikaw mismo na sa opisina. Invite natin si Mr. Director, ma'am. At kayong dalawa at ako ay nasa studio. Opo. Para mas mapakita natin, maibahagi natin kasi iba rin yung nakikita nila yung leadership by example eh. Nakita nila yung namumuno
ay talagang pinapatupad yung gusto niyang, or walking the talk. Ika yes. Nga, ano. Yes, so, again sa inyo, in-instill niya yan talagang maipatupad. And then ikaw naman, ito na, binabahagi mo. At tayo natutuwa dahil nga si wifey, ang iyong butihing wife, ay talagang naka-complement kung ano man yung project na yun. No? But again, ulitin natin yung Ponsky ba? Anong sinabi mo? Ponsky. Ponsky. Anong ibig sabihin? Parang ano po yan, mag-invest ka limbawa ng 100,000 pesos, tapos the following month, magto 200,000. Eh, saan mo kukunin mo ano yun? Pero double your money. In 1 month, double your money in 2 months. Pero maraming somehow. Oh, marami pa rin po na biktima niyan. Nang tayo po yung nasa Surigao del Sur. Because wala po silang alam. Wala silang alam. Financial education. Yes po. So yung mismo nang aakit siguro sabi lang ng sabi ito, after a month. Pero kasi walang katotohanan yun. May malalaking personal. Hindi nila alam pagkuha nila. Opo, marami po. Na nakasali sa, na nabiktima. Nabiktima sila. Ma-realize nila, wala na yung pera. So, and other forms of scamming, ano pa po yung inyong naririnig? Yung mga ano po, yung mag-i-invest ka sa mga sisil, sa mga hipon, sa farming, na wala namang sisil, wala namang hipon. So, basta po, tayo po, pag tayo po ay mag-i-invest, lagi po nating tatandaan na pag mag-i-invest tayo, yung rule of 72 lang po, you can never go wrong with that. Kasi sabi nga po no, ni Albert Einstein, yes, the power of compounding interest, if you know it, you earn it. If not, You pay for it. Yes. Wala akong pambayan niyan. Yun po yung, kasi po kahit utang mo, nagko-compound po ang interest. Yes po. So, kaya nga po, ang mahalaga po, alam po natin yung tamang paraan kung saan po paano mag-grow ang pera natin, i-invest po natin yan sa tamang platform, and hindi po tayo mawawala. So, hindi po tayo maliligaw ng landas. And lagi po natin tatandaan na pagka nag-i-invest po, long term po dapat. At hindi po yan madalian. No? So wala palang ano, instant gratification. In other words, one day millionaire, bukas ubos. Yes po. So dapat pinaghihirapan yes, ba? Po. Or nil, ganun ba? Dapat po talaga. Mm-hmm. Yeah. Ganun po dapat ang maging pananaw natin o perspective natin when it comes to financial management. Mm-hmm. Kasi kung mahina tayo dito, saan ka pa lalakas? Ayan. Babalikan natin yung kalakasan na yan dahil gusto natin paintindi sa ating mga talagang nakikinig ngayon na ang kalakasan ay siyempre beyond what we can do that. Ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon. But we have to pause for a quick station break and our sponsors. So huwag po kayong aalis dahil yung kalakasan amin yung binabanggit. Papa-explain ko pang muli yan kay Colonel Robert at ang kanyang wifey, no less than si Miss Joyce Santos, ang senior marketing ng IMG. Alright, Philippine Standard Times, 3:30 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at syempre kasama pa rin po natin ang The Power Couple, no less than syempre ang DPIO of Eastern Police District, Colonel Roberto Santos, at ang kanyang wifey, si Miss Joyce Santos, ang senior marketing ng IMG. Tabi-tabi ng konti, para naman kayong wifey. Alright, kanina before the break, ang tinatanong natin, ma-expound sana ngayon pong scheme at saka iba pang mga scheme. But again, ang kanila pong talagang layunin, mapaintindi or ma-educate po kayo kung ano nga po. But may hawak ang libro, Miss Joyce, ano po yan? Yes, ito pong book na to, The Secret to Saving and Building Your Future. Ano po ibig sabihin niyan? Ito po yung tinuturo po namin dito sa book na to, ang tama pong pamamaraan, how to build your solid financial foundation. Yung inyong house, financial house. So nakalagay po dyan, ano pa po ba dapat ang una nating gagawin na i-build? So syempre po, health is wealth. No? Let's have, kailangan magkaroon po tayo ng healthcare. Kasi po, mahal po magkasakit. Diba? Lalo na po sa panahon ngayon. And then, magkaroon po tayo ng protection. Okay? Life insurance. And then, i-manage po natin ang ating debt. No? Mabawasan po yung mga utang. And at least, no? Ma-zero out po natin yan.
magkaroon po tayo ng emergency funds para in case something happen, nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ng pagsubok, may emergency, meron po tayong madudukot. No, hindi ka po mai-stress kasi having 3 to 6 months of your expenses, no? No, meron ka po niya na itabi. Eh, pag nagkaroon ka po ng emergency, hindi ka po ma-stress. May pagkukuhanan ka. And then, that's the time magkaroon po tayo ng investments. Yung mga liquid investments po. Yan po yung mga, yan po, isa-isa po namin tinuturo yan sa IMG. So, we have, meron po kami mga webinars, meron po kami face-to-face. Yes po, palagi po yan. Every day po yan, we have that. And, I can give you a free copy of this ebook po. I will just have to type in the link po sa ating comment section po dito sa ating sa Facebook Live po. And so, pwede nyo rin po akong i-contact yan para po mabigyan ko po kayo na one-on-one. Right. Yan. Give so, your number. Paano? Saan ka makukontak? You can contact me at 0905-314-0759. And email address ko po is otreborjoy05@gmail.com. Yan. And ilalagay ko rin po sa comment section natin yung atin pong contact details. Yan. Maraming salamat po. Ayan, ako ha. How to build. Yung mga how-tos, dun tayo nagkakaproblema, Colonel, di ba? Okay. Alam na natin eh. Pero how? Paano? Yun ang usual tanong. Ito po ang mag-asawa para ibahagi yung step by step. At saka willing pa si Miss Joyce na mag one-on-one pagka talagang hindi nyo pa medyo maarok, ano? Kasi may mga terminologies na medyo highfalutin. O kaya, mas maintindihan na ng layman's term kung ano yung mga katanungan nyo nasa sa isip, ano? Napaka-importante po, how-tos. Yes. Kasi na, ang dami, loaded tayo sa information, high technology na nga, in a click of a finger, and then yung masabi, oh, ito pala yan, ito pala yan. Pagdating dun sa how-tos, yung bang Colonel Robert, di ba, pag sinabi, naku, ang daing polisiya ng gobyerno, eh, pagdating sa IRR, dun nagkakabuhol-buhol eh, yung implementing rules, hindi maisakatuparan, dahil hindi nila alam paano, how-to. How to o papaano. So, ikaw ba, as siyempre, ang tagal mo na sa hanay ng kapulisan, saan yung nakikita mong balakid ng ating mga kapulisan? Madali na ba nila maintindi ang mga instructions? Like, Apo, naintindihan naman po nila. Mm-hmm. Ang ano nga lang po, dapat tuloy-tuloy po yung ano, pagpapaalala. Okay, remind so, niya. Sa ano nga, oh, kung busy na sa trabaho, minsan. Kasi kailangan mo talaga i-supervise pa rin sila. Mm-hmm. Especially, kasi sa kanila mga tasking sa trabaho, kung ba, bigla sila may another instruction. No? Right. So, kailangan pa rin pong i-follow up sila lagi. So, yung paalala, no? Opo. Again, Miss Joy, syempre, ikaw may anak na kayong dalawa. Okay. Nahihirapan tayo pagdating dun sa paalala eh. How do you handle that? Paalala kay Mr. Halimbawa, o dad, yung pagbaon mo, o dad, yung paggasos mo, medyo hina-hina, o mga anak, yung mga paalala, how do you do that? Usually po, pagka meron yan siyang gagawin, o daddy, yung, kaya may bibirin siya, o daddy, remember. Mm-hmm. So, lagi po akong nakaantabay na in case meron siyang gusto bilhin na hindi naman kailangan. Okay. No, kailangan po talaga nating i-identify yan kung needs ba yan o wants. Ayun. Anong difference? Needs. Naku, maganda yan. Ha? Yung needs po. Kailangan po natin yan. Yung pagkain, di ba? Mm-hmm. Yung para sa bahay. Yung basic needs po. Mm-hmm. Kung wants naman yan. Essentials. Mga essentials. Opo, mga essentials. Kung wants naman, eh, kung gusto mo lang ba ng cellphone, eh, meron ka pa namang cellphone meron na ginagamit. Meron pa naman. Tama. Diba? So, yun po yung mga tinuturo po or pinapaalala. In fact, yung bunso ko po, sabi niya, Mami, i-transfer mo na ako ng ibang school. Gusto ko sa State University kasi, wow. Di ba, mas makakatipid tayo eh. Ngayon, nasa private school ako. So, mas malaki may tipid natin. Situation. Bata pa lang po, nai-instill na sa kanila na yung ginagawa ni Mami na tinuturo sa ibang tao, eh natututuhan din po nila. Galing! Imagine, this early on, na-realize na ng mga anak mo, pwede naman palang pagkatipiran. Hindi naman masasacrifice yung quality ng edukasyon, pero pwede naman palang magtipid. Yun yes, yung ma'am. Stewardship. Yes po. Colonel Robert, alam natin, buong bansa ay, lalo na Pilipinas, napakaganda.
We are blessed and endowed. God has so much granted us lahat ng natural resources. You name it, we all have it. No? Gold, iron ore, silver, etc. etc. Ng parting Mindanao. Nako, panalo. But again, ang total, yeah, ang parang bottom line is stewardship. Pag ang liderato hindi marunong mag-manage doon ang basic bottom line, mag-steward ng resources, yan tuloy nangyayari. Hindi tayo umunlad, hindi tayo makasulong na bayan. So ano yung siguro give us an extra, your message of hope para mapaintindi sa ating, hindi lang sa hanay ng kapulisan, sa lahat na nakikinig mula dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan na rin sa ibang bansa, ano yung stewardship para sa'yo? Opo, basta po ano lang, matuto tayong sumunod, magpasunod din. Wala akong halong pananakot, kundi kusa po yun na binibigay sa atin. Kasi manage natin ng maayos ang mga patakaran o polisiya, lalo na po sa amin sa kapulisan. Ang pagsunod naman po nga po ay pinakailangan po na samahan po ito ng may pagiging mapagkumbaba, no? Humility. Kasi hindi mo naman kailangan maging mayabang sa pagsagot o pagtugon sa ating ano. So, samantalahin ko na rin po, ma'am. Yes, go ahead. Para dito sa golf tournament. Right. Kailan mga ulit? Ito po ay organized by the SONAR or the special, ano po ito? Yung meaning ng SONAR is a special of Special Operation Network for Assistance and Rescue by Mr. Ramon Fernando Jr. Gaganapin po ito sa Bali Golf and Country Club sa Don Celso Tuason Avenue, Antipolo City. Magsisimula siya sa May 6, 2022. Tea time po ay 7 a.m. Ayan po. Tea time, 7 in the morning. Opo, ng May 6. Mm-hmm. Yan po ay pakipagtulungan po ng Eastern Police District po. And then, asaan po ang proceeds? More bibigay po yan sa community, sa mga community activities namin at sa ating mga kapulisan po na nangangailangan. Ayan. Handaan nyo na po ang sarili nyo. Napakaganda. Good golfer for a cause. Pwede ba sumali? Pwede po. Pwede. Hindi pa magre-register tayo. But again, maraming salamat sa inyong panahon. As always, siyempre, hindi naman to ang huli. Lagi natin sabi nga ni Ms. Joyce, lagi tayong magre-remind, papaalala dahil yun naman po ang kailangan dahil sa dami ng ating gawain. We're caught up with a lot of errands, appointments, tapos next thing you know, naubos na yung oras mo, pero i-re-remind ka lagi. At yun din naman ang gusto ng Panginoon eh. Opo. Laging siya muna ang una, and siya. Then career family second, and then career third. So God first, career second, family second, and then career. Yan po yung pinapabahagi ng ating panauhin. Ano? Ang atikat segmento, ang bantay ng bayan sa sulong ng bayan, no less than ang ating DPIO of Eastern Police District, Colonel Roberto Santos. At maraming salamat, Ms. Wifey, si Joy Santos, ang Senior Marketing ng IMG. So kung nasa kabilang linya naman ng komunikasyon, ang ating kailangang health is wealth nga, ang sinasabi nila. Eh, siguro papasukin mo na, Ms. Communication Assistant, at nang makasama na natin siya. But syempre, salamat Sir Fred Balamala. Thank you. At yan din si Rashid, Iram, Sokped natin, si Kim, si Jai, at ang ating CA. Thank you so much, Isha. Ayan, nasa kabilang linya na si Miss Awi Mabituwi, ng CEO ng Skin Talk International. Welcome sa ating programang Sulong na Bayan, Miss Awi. Hello. Maganda tayo sa lahat. Ayan, talagang maganda tayo. Kanina pa tayo maga eh. Right. Nga, let's go organic para di ka magpanik. So, siguro, kailangan natin spread ang good news ng breath spray. Ayan, breath spray. Yes, number one. Hinihingal ako yan. Siyempre, nagamit tayo sa produkto na talagang nag-dabas na tayo for nothing. Kailangan natin yung mag-feed. Amen. Kailangan natin i-manage na tama natin ating online. Tatabi natin, hindi basta hindi tayo napunta ng pangilang.
Right. Mga impulsive buyer kasi, yung iba eh, bili agad. Ayaw ko tingin sa mga something na pinipindot-pindot yun kasi ang bilis. Right. Ayun. Ayun po, ang best friend natin, ang Dolly, no? Ang hindi ng benefits talaga dito. Kasi, ano-ano po? Kung wala pinag-uusapan natin ako dito sa vet, iba yung para lumuwagin natin sa passing. Opo. Tapos yung mga papers, kahit na tumakatata. So, yun yung mga nakakatulon sa mga magulang na update ko tayo. Kasi instead na antibiotic agad, tapos, syempre, pag nag-antibiotic tayo, ang tendency kapag sa kanyang system ng mga bata, and even yung mga matatanda na prone pa rin sa pamamagaan na kanyang tonsil. So, bukod doon, yung sa sore throat nga can prevent viruses and bacteria that causes throat infection. Yan. Kung anong infection ang nagayari, kasi kung anong susubo natin, kinakain natin, na nagpapas talaga ng problema. At saka yung mga nalalanghap natin, Miss Awi, yes, pag nasa kalye tayo, nagba-drive ka, o nagbabiyahe ka, katulad natin, galing tayo ng Dagupan, o ang dami natin nalanghap. At saka sobrang excited ng tao, di ba? Right. Parang isda ang sa dami ng tao. Dami, fishes in the ocean. Talaga, pero nakakatuwa kasi talaga meron dito. Ngayon lang yan, baka after election ako. Huwag naman sana mag-lockdown. And then helps wound healing. Ayan. Nagulat ako, just so you know, yung anak ko may ingrown sa paa kasi kinutkot siguro ng manicurista. And hindi nagbukas, nag-cut, may bruise. In-spray ko siya. After a while, nagbahaw, nag-heal yung cut. Pwede rin pala yun doon, Bianca? Yes. Oo, ayan. Nag-yes. Saka bukod po ni Miss Lolly, yung mother ko kasi number one living testimony din kasi nga bedridden. Okay. So, eh, laging sore. Oh, right. Eto, kung pwede ko lang i-view yung picture niya na before and after 7 days. Okay. Magulat ka talaga, yung kanyang bed sore talaga totally healed. Ayun. So pati mga sugat-sugat o siguro yung mga nadapa ka kung saan at nagka-open wounds. So hindi lang siya sa sa talagang matatawag nating paghinga. Yes po. Even yung prone sa UTI, according. Ayan, yung UTI, ang dami kasi lalo na sa hanay namin ha. Alam mo, just so you would know, mga reporter, syempre may deadline kami. Pag sinabi, kailangan na yung story, kanina mo pa nangyari yan, kanina pa nagka-enkwento, tapos natagal mo magawa ng story. Bilis-bilis mo, eto ka na yun, deadline, type ng story. Nakakalimutan mo pumunta, mag-jingle, at alam mo, dahil nasi-stress ka na, kailangan na yung deadline. Eto po ang paraan sa UTI. Paano yun? Paano mo? Kakulay ko pa yata ang UTI. Okay. Kaya natin siya. Tapos kung may severe na talaga yung pain. UTI, talagang parang frequent yung pagbibig mo. Mm-hmm. So punta ka sa ano, ina-infect, ilagay mo sa susuob. Suob. Wow! Ang sarap ng feeling. Oo. Kung may suob para sa ano sa ating sa ilong. Sa throat, sa ilong. Ano naman suko para doon sa private parts. Na po, talaga. Proven and tested talaga. Kasi kinuha ko po. Alright. Nagbigay tayo kahapon, just so you would know, sa aking kapatid, si Undersecretary Robert, former USEC. At tinatanong niya na kung pwede daw lunukin. Kasi syempre, pag in-spray mo, baka malunukin. Ito ang the good thing dito sa blood spray natin. Tapos nakalagay pa dito, Miss Awi, cruelty-free plant-based. Yes. Ano ibig sabihin yan? Yes po, walang chemical talaga. Ayan. Kapag makakain siya, edible talaga siya. Safe. Even sa mga bata. Sa mga pregnant moms. Okay. And then, nabanggit mo mga bata, even, walang edad, pwedeng baby o yes, adolescent, youth. Siguro hindi ba namin na-try
apply ko sa baby na yung nagka-rashes. Rashes, allergies. So. Oo, kasi nagamit ko nga ngayon sa mother ko na sugat-sugat na. Siguro. Okay. Pwede rin. Kasi light nga, cruelty-based naman. And talk about cruelty-free plant-based. In other words, ang farmers, ang magsasaka, ang nagtanim. Ang magbe-benefit. Ang magbe-benefit. Kasi we will increase their income. Pag talagang ito ay sinuportahan natin, alam niyo po, ang ating mga masasaka, lalakas at lalaki ang kanilang revenue. Dahil sila po ang nagtanim ng mga naandito. Yes, and then, it will also what? Generate employment. Bakit? Eh, po, syempre, yung mga packaging, kakailanganin mo ng tauhan dyan. Marami po lang ito ng tulong na, ayan. Tulong tayo talaga. Right. And then, syempre, yung ating mga kababayan, again, imbis na kukuha pa sila ng ibang mga products abroad, eto na, tinutulungan, patronize our own, go local, kung tawagin. Ano. Proudly Pinoy. So, yun yung ating gustong ipaalala kasi para nga sumulong ang bayan, eh, dapat sinusuportahan na at pinapatronize natin our very own. So, I'm proud po, sorry, kasi ang product natin, 90% of the product is plus the clinical study for 12 years. So, 12 years, clinical. Ibig sabihin, hindi siya yung basta tinitest lang sa market na yun. Magkita-kita tayo. So, pinitested kasi kami mga different testimony ng product. Bago namin yung nilabas, kami muna ang gumamit na yun. At saka, meron na rin pa tayong ang tinatanong na isa nating kaibigan, ano, umalis siya from papuntang Los Angeles. Gusto rin niyang mag-distributor doon. So, ano, saan po, ano yung steps, how to be a distributor para naman sa income? Siguro, pwede kami mag-one-on-one. One-on-one, sa Zoom. Kailangan, talagta natin ito makausap, ano po ba i-deliver niya, ano po ba i-deliver niya product. Kasi, ready lang yung product natin from head to toe. Kaya lang for now, pinopromote natin dahil na COVID season pa, no? Yung ating blood spray para pinag-stop na ako. Kailangan po natin magtayan yan. Sabi nga, COVID is real. Huwag po tayo makakampante. Kasi marami akong kamag-anak, kaibigan na namatay because of COVID. Huwag katotohanan. So, again, napaka-amazing ng kanyang mga benefits. Nagulat lang ako kasi tinawag ng breath spray pero hindi lang siya pang talagang i-address. Oo. Dahil may cuts pa, may mga bruises, and then sore, mga sugat-sugat. Ibigay po natin niya sa, ano, yung nebulizer. NSS, tapos spray ka ng spray niya, and then yun na. Or nebulizer, yung open niya talaga yung passage mo. So, hindi mo na kailangan ng, ano, yung minahalo sa nebulizer. Saan ka na, nanginginig ka doon eh. Right. At saka ano eh, dito sa ating face mask, pwede pala siyang spray para naman pagka nag-inhale, exhale tayo, hindi harmful. Kasi syempre, in-exhale natin yung sariling carbon. Dapat yan, ang nakakaamoy niyan mga plants na eh. Oxygen nila yan eh. Kaya tapos ito. Spray mo kasi yan, kung proper breathing tayo, hindi tayo magkaroon sa ating brain. Kasi minsan, yan. So, parang feeling natin, okay. Kulang oxygen. Mm-hmm. Maramdaman mo talaga lalo sa aming asthmatic yung nasusuffocate na kami. Okay. Pero dahil kailangan, hindi namin mahubad. Hanggang minsan, makita mo na bumabagsak na. On the way to the hospital nga eh. Right. Karamihan na nakapila sa corridor dahil punuan lagi ang mga hospital. So, kinakabahan na sila. Ang dami na nilang iniintinding stress na kung paano ako magbabayad dito pag na-hospital ako. Eh, alam naman natin, ang tagal din. Doon pa lang, ano, hindi ka na makahinga. Talagang, kailangan mo na ng oxygen na malaki. Eh, ito po, hindi nyo kailangan ng oxygen na malaki. Nasa purse nyo lang to, nasa kung sino yung alalay nyo, dala sa inyo sa hospital, dalhin lagi ito. At bunutin nyo lang, spray agad. Hindi mo na kailangan bumili na, kasi pabibiling ka pa ng oxygen tank. Kahit yung maliit, napakamahal na kaya nung napunta ka sa bang ba yun? Ang mahal. Huwag po tayong bumili ng ganong kamahal. Ito, very handy, ang bilis, at katabi mo lang, lagay mo sa, everywhere you go, mula ngayon, daling nyo po kahit saan kayo pumunta. Punta kayo ng restroom, punta kayo ng Baguio, kahit saan. Punta kayo Amerika, mag-travel sa airplane. Pwede rin gumagamit lalo na pag mainit, di ba? Yes, absolutely. Mag-stop tayo, mag-prevent yun. So,
i-spray mo lang sa bagok mo, saka sa tenga. Mafeel mo talaga para ka naka-aircon habang naglalakad. Right. Cool na cool. Kaya pala may bago. Cool. Ang daming news dito. Right. Kaya amazing na. Oo. So, wag yung, saan po kayo makikita ang website nyo, Ms. Awi? You can visit our Facebook page at Skin Talk International, INT. Skin Talk. Balat na nagsasalita, INT. Tapos yung website natin siguro, coming soon. Oo, under construction pa, but very soon. Under construction pa, konti na lang po, konti revision na lang. Nire-revise pa para maging maayos ang pagsilbi. Tapos konti na lang po, pasada, sa ating meal replacement. Yan. Okay, we have 60 seconds. Yes po. Ang ating meal replacement ay kailangan natin kasi hindi na natin na natin nababantay ang ating pagkain. Busy na tayo sa trabaho. Sobrang busy, stress. Ayun, tuloy, ma-ulcer ka. Yung mga bata natin, hindi na natin sila napagkakala ng mga pagkain natin na kailangan ng nutrition value every day. So, ito, at least once a day or skip ka ng lunch mo. Or breakfast, lunch. Breakfast mo. Ito po, perfect po for meal replacement. Anong tawag po dyan? Nutriblend? Lahat ng nutrients. I blended. Corn coffee, cacao, wheat, soy milk, chia, and brown sugar ang ginamit natin. Bakit brown sugar? Ayun. Okay. Siguro bibitihin pa rin natin sila sa susunod nating episode. But thank you so much. Ayan po ang Miss Awi Mabituin, ang talagang bituin eh. Nagsashine ng husto. CEO of Skin Talk International at syempre ang kanyang husband, the love of her life, si Jan. Thank you so much for the support. Asan ba siya? At si Bianca. Okay, ito po muli si Lola Lee Rivera Acosta sa susunod natin episode tomorrow. Abangan niyo po. At syempre, as I always say, keep God first in every area of our lives so He will direct our path. That's Proverbs 3:5-6. God bless. Bye. Si Ms. Lolly Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.